So mga kabanat, no, sa patuloy na pagdinig dito sa isyu ng People Initiative ay talagang grabe, no, habang tumatagal ay nadidiscover na grabe palang kwarta pangako dito mga kabanat, dahil dito mayroong 6,000 yung pangako katumbas ng isang perma na ito'y nangyari yata, di ako magkakamali, sa Davao, kasi itong hearing na ito ay ginawa ata sa Davao ito. At kasama dito si Senator Amy Marcos at pati yung mga may guro ay nano na rin, no, nagsalita na rin na ginagamit na sila para makakulik ng napakaraming perma mga kabanat. Ito yung dahilan kaya nagka-wandang-wandang, dahil yung paraan ng kanilang tinatawag na nila na church chains ay hindi maganda, dahil nga may halong pangdaraya mga kabanat. So gusto kong ipapanood sa inyo itong ginawang hearing at kayo nang humusga dito mga kabanat, hindi ko na patatagalin. Panoorin niyo itong sa pamumuno ni Senator Amy Marcos. Wilihada Ampon. Wilihada Ampon. Opo, ma'am. Okay, pakikwento na lang. Ah, magandang... Promise daw sila ng ayuda. Oo, ng po, 6,000 kada buwan. Oo po, ma'am. Magandang hapon po, ma'am. Pinuntahan po kasi kami ng kapitbahay namin. Yung si Leticia Tabacon po. Sinabihan po kami na magperma daw kami ng yung papel para makatanggap daw kami ng 6,000 pero 6,000 a month po, pero kwarte daw po ang tanggap namin. Ano, 6,000 a month? Oh, 6,000 po kada buwan. Sino nagpromise niyan? Yung kapitbahay namin na si Leticia Tabacon po. Leticia Tabacon. Abagon. Tabacon. Tabacon. Po. Ano siya? Ano po? Hindi, tauhan po siya ni Kagawad Erlinda Suam. So ano, may connection siya sa PBA Partiles? Ewan ko po sir, pero palagi man yung service na orange na may tatak na PBA, palagi mang sumusundo o sumusundo sa kanya, kasi tapat ng bahay namin yun si... Sumusundo sa kanya sasakyan na may tatak PBA Partiles. Opo. So, yun ang service nila. O, yun ang service niya. Kasi tapat yun ng bahay namin, yung bahay nila. Tapos siniguro mo ba na talagang 6,000 a month matatanggap niyo? Oo, yun ang sinabi niya sa amin. Tatlo kami ga. Tulad may nakapirma anak, sir. Nakapirma ka? Opo, sir. Andito yung claim stamp ko. Saan ang pinirmahan mo? Ito po, sir. Ayan. O, so, puntahan mo na siya. Kapitbahay mo lang, di ba? Kunin mo na 6,000 mo. Ilang araw na ba after ka nakapirma? Parang mga first week sa January. Hindi ko natandaan first yun, sir. First week of January? Oo, first week. Oh, so by first week naman ngayon o February? Puntahan mo, ay, ano, January, saan January. Saan yung 6,000 ko? 1 month na? Hindi na nagpakita sa akin. Hindi na nagpakita? Ganiha. Ato, anong tanda ko ganiha kay... Akong kuha na kong pirma niya. Wala so, man siya nagpakita. So nabudol ka sa silingan mo? Kapitbahay mo? Ha? Anak ng... Niyato man siya sa among balay. Tapos nana siya nga, magpirma ka ni Day kay ayuda man eh. National ayuda daw. Ingon siya. National ayuda. National talaga. Kasi oh, national ayuda. DSWD yan. Ang tupad. 6,000 daw ang 6,000 daw ang buwan. Anak ko nga, ay, ten, agi pa na sa barangay? Anak siya nga, dili na daw mo agi sa barangay kay... Ganina, nagtagalog man ka. Magtagalog. Tuloy-tuloy mo na Tagalog mo kasi... Naglisad ko, sir. Nanonood yung mga taga-Manila ngayon sa hearing natin. Hindi ka maintindihan nila. Buong Pilipinas nanonood ngayon, pati abroad. So, magtagalog ka. Maningkamot ka. Magsumikap ka. Mag-English. Sige. Ano, sir? Tinanong ko siya, ten... Ano ba yan? Sa barangay ba yan? Sabi niya, hindi na daw sila nagdaan ng barangay kasi daw makatingan pa daw yung 6,000 ko. Ano
Ano, mabawasan? Oh, mabawasan pa daw yung 6,000 ko. Kung dadaan sa barangay? Oh, kung dadaan daw sa barangay. Andito si Kapitan Suwa mo. Hindi man ito mukhang mambabawas ng ayuda. Barangay, tao mo ito, di ba? So, see that? Oh, the mere fact na gusto nilang umiwas sa barangay dahil alam nila si Kapitan Suwam, hindi nila makumbinsi, kaya dinirikta kayo. Dinirikta kayo. Di ba? Klaro? Klaro? Sige, padayon. Patuloy mo, tuloy mo. Oh, katuro sir. Tulo kami nagperwa ato. Akong manghod o akong bana o kako. Tagalog lagi, Tagalog. Ikaw po Tagalog. Sige, tatlo kayo. Tatlo kami nakaperma sir. Asawa ko at saka yung kapatid ko. Kasi yung time na napunta si Leticia sa amin, andun yung kapatid ko sa amin. O, yun ang sabi niya. Yun lang, sir. Yun lang. Po. So, kung wala yung promise na 6,000, pipirma ka, hindi? Hindi kami magpirma, sir. Kung nalaman ko lang na makasisira pala yun, hindi kami nagpirma, sir. Ah, okay. So, klaro ha. Nakapirma ka dahil sa promise na 6,000. Oh, dahil sa kahirapan din. Normal yan. Normal yan. Senator Bato, marunong siya mag-Tagalog yan, di ba? May tanong lang ako sa iyo. Anong Tagalog sa adapted? Ano? Ano yun, sir? Anong Tagalog sa adapted? Adapted? Oo. Ampun. Oh, ampun ang pangalan mo eh. Ayun lang sir. Salamat po. Thank you. Maraming salamat sa adapted, Miss Adapted. Maraming salamat din po, ma'am. Thank you si Mr. Romeldo Barwado, Makibato. Ayan ang kayelo. You have an affidavit. Okay. Nagbigay ka ng affidavit na may meeting ka kay Miss Bebet Caparoso. Tapos, pinangakuan ka ng tupad, but hindi mo maintindihan. Tapos, binigyan ka ng 1,000, 1,000, promise 500 per day. Tama ba ito? Kaya lang hindi mo naman natapos yung 500 kada araw, 500 na pirma. Yes, please po. Explain na lang. Magandang hapon po sa lahat kay Senator Bato, Senator Amy Marcos, kay Senator Bongo. Sa pagkakataon yung pagpapeperma ng papilis, kasi hindi ko alam kung ano ang heading. Ang pagkakaalam ko, ano lang, scholarship sa USIP kasi may estudyante ako sa scholar sa Pakibato. Taga Pakibato po ako, ma'am. So sa nagawa ko ng nagpaperma ng sa mga papilis, kumalat na sa aming barangay ang ginawa ko sa anong sa mga papel, binawi ko doon kay Mrs. Bebet Caparoso. Kasi alam ko 'yon ang makapabahamak sa mga estudyante ko at sa akin sa buong barangay. Tapos, kinuha ko sa bahay nila hating gabi at nagmakaawa ako na ibigay at ibalik mo yung papel ko for seguridad sa'yo at for seguridad ng mga tao ko at sa akin. Binalik niya. Dinala ko sa bahay ko lahat ng papilis at sinunog ko na walang makababa na papel papuntang syudad at kahit saan pupunta. Yun lang po. Yung pangako nila na ano, ayuda from AX og tupad og scholarship sa mga estudyante nga nag-edad og 15 to 30 nga nag-eskwela og college. Sinong nangako sa iyo niyan, Caparoso? Si Ma'am Bebet Caparoso from Barangay Malabog, Pakibato District po. Paano siya nakapag-promise sa iyo dyan? Ano siya? Kasi haka-haka niya sa through chat lang sa kaibigan niya at
Then yung kaibigan niya nagpunta sa bahay namin at nag-alok ng trabaho, 500 per a day, good for 3 days. So hindi siya konektado sa PBA party list? Hindi ko alam, hindi naman niya sinabi. Basta ang alam ko, trabaho lang ang ipapagawa na 500 per day. Tapos, kinuha ng papel, yun ang sinabi ko kanya, kinuha kong papel, ginawa ko papermahan. Pagkatapos ng perma, kumalat na nagkaguluhan na sa barangay namin at saka tinawagan sa aming barangay captain si Bibit Caparoso na huwag ibigay o huwag ibaba yung papel na napasa ng mga tao ko. Ang ginawa ko man, isip ako ang nagawa, hating gabi pinuntahan ko sa bahay nila at saka kinuha ko yung papel, nakuha ko man at binalik ko dala sa amin. Pagdating ko sa aming barangay at sa doon sa bahay ko, sinunog ko lahat ng papel. Teka, Romy, meron kang nabanggit sa affidavit mo, itong binigay sa'yo 1,000, tapos supposed to be 500 for 3 days. Pero may required number of signatures. Ilan ba yun dapat mga pirma na makolekta mo? Yes po. Sa bawat nagkampi ng perma, ma'am, bawat tao sa amin, good for 100 person. Then, inunahan kami ng 1,000. Pagkuha naming perma, may down payment ka na ng 1,000. Oh, nabigyan na kami ng 1,000. Pero ang sabi, hindi ka nakakolekta ng 100 pirma. Isang... Tama ba? Hindi mo na kumpleto yung required number. Hindi naabot ng 100, ma'am, kasi sabi ni Bibit, bilisan nyo hanggang 6:00 ng hapon lang. Pero meron kang sinabi sa affidavit na ang sabi nitong Bibit, pumunta ka, kunin yung master list ng voters at pilitin mo kahit i-forge mo na lang yung pirma nila. Yan mga kabanat ko yung video. So, halos kanina pa sanang umaga to, kaso lang medyo nawala yung kuryente. So, ngayon lang ako naisipan i-upload dito ito tuloy. So, yan.